Hello mga ka-FAMI! Welcome back sa ating YouTube channel na Raymund and Jane. I'm your host for today. My name is Raymund! And for today's video, mga ka-FAMI, pag-uusapan natin kung paano ka ba kikita ng pera gamit ang iyong cellphone sa pagtuturo ng English. How to earn money by teaching English using your phone. Let's go, intro! Okay, so ngayon mga ka-FAMI, kagaya nga ng sinabi ko kanina, ngayon pag-uusapan natin kung paano ka ba mag-earn ng money by teaching English using your mobile phone. Okay? So ngayon, sa ating video, pag-uusapan natin ang PALFISH. Okay? So PALFISH. So alam ko yung PALFISH ay medyo kilala na siya ngayon. And matagal na din silang company. And today's video, pag-uusapan natin kung ano ba yung mga kailangan mo para makapagturo ka online sa PALFISH. Okay? So, what is PALFISH? Okay, PALFISH is an application for iOS or Android where teachers get paid to chat with students from their phone or tablet. Okay? Yung PALFISH, mga ka-FAMI, you can download it sa ating App Store, okay? And then, kapag nag-download ka nun, i-install mo siya, mag-a-apply ka dun. And then, once na-approve yung account mo, pwedeng-pwede ka nang mag-turo online bilang isang free talk teacher, okay? Pero ngayon, pag-uusapan natin yung PALFISH Philippines. PALFISH Philippines, okay? So, what is the job? Ano nga ba yung trabaho natin dito sa PALFISH? Unang-una, to teach students to speak in English and then to conduct English lessons, okay? Which is kagaya ng mga other ESL companies, parehong-pareho lang siya ng trabaho. Pero, ang pinagkaiba niya sa 5-on-talk, akatsok, ano pa ba? Native camp, ang PALFISH ay pwede kang gumamit ng Android devices or yung iOS. Yung cellphone or yung tablet. Okay? So, ano ba yung mga students ng PALFISH? Sa PALFISH Philippines, ang mga students natin ay Chinese kids na age from 3 years old to 12 years old. So, kung ikaw interested ka na magturo ng mga kids online, kagaya ko, mas convenient kasi or mas happy, mas masaya akong turuan yung mga kids. So, PALFISH is very good for you. Okay? So, ano ba yung gadget na ginagamit natin sa PALFISH? Number one, pwede kang gumamit ng cellphone, Android, or iOS. Pwede rin namang gumamit ng tablet. Napansin ko na mas convenient gamitin ang ating, you know, tablet kaysa gumamit ng phone kasi masyadong maliit kasi yung phone. Pero, syempre, kung wala pa naman tayong budget, then we can use our phone, right? Kaya nga, ino-offer nila na pwede kayong gumamit ng cellphone or tablet kapag kayo ay nagturo sa PALFISH. So, mga ka-FAMI, ano ba yung requirements dito sa PALFISH para tayo ay makapag-apply? O kung tayo ba ay qualified? So, number one, ang pinakakailangan natin ay isang valid ID. Okay, one valid ID. Kagaya ng driver's license, passport, UMID, pag-ibig, mga ganyan. Okay? Mga government ID. Okay? Of course, kailangan ng internet connection. Okay? Kailangan mo ng magandang internet connection, syempre. And of course, mas maganda kung meron kang wifi, kagaya ng mga provider ng DSL or fiber, kagaya ng PLDT or Converge. Okay, pero dito sa PALFISH, ang kinagandahan, pwede ka rin gumamit dito ng mobile data kagaya ng Smart at Globe. Okay, kasi sa ibang mga ESL companies, mga ka-FAMI, alam nyo naman, masyadong mahigpit at talaga namang required na wired connection yung inyong internet. Pero dito sa PALFISH, pwedeng-pwede ka rin gumamit ng data as long as yung data ay maganda naman ng connection. Of course, kailangan mo din dito ng
headset, or earphones. Honestly speaking, yung requirements talaga ng headset is not really parang requirements. Pero, kasi merong mga teachers na nagtuturo sa PALFISH na walang gamit na microphone or walang gamit na headset. Pero syempre, kung meron kang headset, yung may microphone, kagaya nito, okay, it's going to be a plus, okay? That's a good point, okay? And then, of course, kung wala ka namang headset, pwede ka namang gumamit ng earphones. So, ano ba yung reason kung bakit headset yung aking isinasuggest? Kasi mga ka-FAMI, alam nyo, para maiwasan natin yung mga problema sa ating pagtuturo, mga complaints galing sa mga parents ng ating mga estudyante, mas maganda na meron ka tayong noise cancelling na headset. Okay? Kasi kapag gumamit tayo ng noise cancelling, magiging mas maganda ang flow ng lesson, mas magiging quiet, at talaga namang mag-e-enjoy yung ating mga kiddos. Hindi kasi maingay, okay? So, yung mga teachers na hindi gumagamit ng noise cancelling headset, gumagamit lang ng earphones or walang ginagamit, gamit lang yung speaker or yung microphone ng kanilang cellphone, minimake sure nila na ang kanilang room o ang kanilang place na kung saan sila nagtuturo ay talaga namang quiet at talaga namang, alam mo yung, hindi maingay. Walang mga taong nagsisigawan, mga batang nagsisigawan, mga asong nagtatahulan. Okay? So, ano pa yung ibang requirements? Next is they need international teaching certificate. Ano ba yung mga teaching certificate? Kagaya ng TESOL, Teaching English to Speakers of Other Languages. Meron ding TEFL, yung Teaching English as a Foreign Language. And then, meron din tayo ng TESOL, yun yung Teaching English as a Second Language. Okay, dito sa PALFISH, tinatanggap din yung mga certificates or teaching license. Kagaya ng kung pumasa ka na ng board exam for teaching, that's already accepted. Tinatanggap yung teaching license. Okay? So, next. So, another or extra requirement, syempre, teaching experience is a plus. Kung meron kang teaching experience like 1 year or meron ka ng home-based teaching experience, online teaching experience, or alam mo yun, yung nagtututor ka na ng mga bata online or dito lang sa bahay mo, nagtututorial ka, ganyan, pwedeng-pwede na yan, okay? Siyempre, kung teacher ka na talaga at talaga nagturo ka na sa mga school, that's also a plus, okay? Pero hindi siya required na dapat may teaching experience ka. Okay, hindi kasi siya na-mention sa requirements ng PALFISH. Kasi merong mga teacher dito sa PALFISH na hindi naman na, or wala silang experience sa teaching. Kaya napakaganda, di ba? As long as maipasa mo talaga yung kanilang standards, makakapasok ka dito sa PALFISH. Of course, sa mobile phones or tablets na gagamitin mo, isa siya sa mga requirements, syempre, para makapag-work ka online, kailangan merong kang phone, okay, or tablet. So, sa phone, ang kailangan is 2018 models and 4GB RAM pataas. Okay? I think yung mga 2019 models natin ngayon ay masyado ng mataas ang mga RAM. So, good na tayo dyan. Okay? So, dito sa PALFISH, you can do part-time or full-time. Okay? So, napaka-convenient. Mga ka-FAMI, pag-usapan natin naman yung salary dito sa PALFISH. Kaya nga tayo naghahanap ng work online kasi tayo ay gustong kumita. Especially ngayong pandemic, mga ka-FAMI, napakaganda ng mga opportunities na meron tayo dito sa online. And kagaya nito sa PALFISH, we can earn more and better than other ESL companies, okay? So, ang salary dito sa PALFISH is Chinese currency. Yun yung computation nila sa pera ng China. Okay, yung tinatawag nilang RMB or Chinese Yuan. So, kapag kinonvert natin yung pera na yon, around 88 pesos, that's the base fare, to 134 pesos per class. So, per class is 25 minutes, which is napakaganda, okay? So, 25 minutes, 88 pesos to 134 pesos per class. Ang taas nun, mga ka-FAMI. Compare sa ibang mga ESL companies, mataas na ang 88 pesos na base rate to 134 pesos. Kasi usually, kagaya ng ibang companies, nagsistart sila ng 50 pesos, 55 pesos, up. Minsan nga hanggang 81 pesos lang yung up na yun.
Pero dito sa PALFISH, around 88 pesos to 134 pesos per class, 25 minutes po yun na class, okay? So, higher rate depends on your numbers of classes. Okay, so guys, the more you teach, the more you earn. Okay, especially full-time is an advantage dito sa PALFISH. Kasi dito sa PALFISH guys, kapag mas madami yung inopen mo o kinandak mong lesson, mas malaki yung rate mo. How to get salary dito sa PALFISH? Paano mo ba makukuha yung pera mo kapag nag-earn ka na? So dito sa PALFISH, via Payoneer, okay, papasok dun yung iyong yuan, yung Chinese money, and then dun na yun mako-convert into peso. Okay, kapag na-convert siya into peso, mga ka-FAMI, pwede mo na siyang i-transfer from Payoneer to your local bank. Okay, and then magagamit mo ng iyong ATM para ma-withdraw ang iyong pera. So, next slide. So, sa lessons naman, lessons are provided by the company. Kagaya ng 5-1 Talk, kagaya ng Native Camp, ang PALFISH po ay meron na rin mga lessons provided. So, meron ng mga lesson na ituturo. So, napakadali na. Papasok ka na lang sa klase and then ituturo mo na lang yung iyong mga lesson. So, types of lessons depends on the level of the students. Okay? And usually, ang mga tinuturo po dito sa PALFISH ay phonics, sentence structures or sentence patterns, mga children's songs, grammar, ganyan, free talk, mga colors, ganyan, mga fruits, vegetables, pronunciation, yung mga kailangan nilang matutunan. So, tuturuan natin sila na makapagsalita ng maayos para ma-pronounce nila yung mga words na nahihirapan silang i-pronounce na nasa part ng lesson. So, napakadali mga ka-FAMI, okay? So, of course, ang lesson po dito sa atin sa PALFISH ay one-on-one class. So, walang kapro-problema. Isa lang yung estudyante mong tinuturuan, okay? So, let's go to the next page. Ano ba yung schedules dito sa PALFISH? Okay, pwedeng-pwede kang magturo dito sa PALFISH from 8 a.m. to 9 p.m. Okay, and then meron silang tinatawag na peak hours. That is 5 p.m. to 9 p.m. Yun yung tinatawag na peak hours, okay? Bakit siya tinatawag na peak hours? Kagaya sa 5-1 Talk, meron din kaming peak hours sa 5-1 Talk. And sa 5-1 Talk naman, yung peak hours ay kung saan nandun yung mga estudyante. Okay? Kasi ang, alam nyo guys, ang 5 p.m. to 9 p.m. na yan, same lang naman yun sa time natin dito sa Philippines. Beijing time, China, okay, sa Beijing, and then Manila time, they are the same, okay? So, 5 p.m. to 9 p.m., uwian na kasi yung mga bata na sa bahay na yan, mga yan. And galing sila sa school and then dyan na sila mag-aaral ng English online. So, 5 p.m. to 9 p.m., napakagandang oras para magturo online. Kasi nandyan lahat ng mga estudyante. Siguradong meron kang estudyante dyan. Okay, minimum requirements nila ay 7 slots per week. Okay, so kung i-convert natin yun mga ka-FAMI, aabot lang yun ng parang 3 hours and 30 minutes per week. Okay? So, yun yung minimum requirements. Okay? Kasi kung gusto mo mag-part-time lang, then yun lang yung buksan mo, yung 3.5 hours per week. Pero kung gusto mo namang mag more than that, pwedeng-pwede. Okay? So, mga ka-FAMI, ang schedule po dito sa PALFISH, ikaw ang bahala. Ikaw ang bahala kung gusto mong ganitong oras, 8 a.m., gusto mo naman, 9 naman, mamaya namang 10, o kaya mamaya namang hapon, ayaw mo ngayon, then schedule mo na lang yung, ikaw yung bahala sa schedule mo, mga ka-FAMI, okay? So talagang siguradong walang kahirap-hirap, okay? Kasi yung schedule mo, ikaw na rin ang magde-decide, okay? Kaya napakaganda ng PALFISH. So, how to get students here sa PALFISH, okay? Ang PALFISH po ay kagaya din ng ibang ESL, booking system ang tawag sa kanila. So, ano bang ibig sabihin ng booking system? Mga ka-FAMI, kapag booking system po, ibig sabihin yan, you are being booked by the parent. Okay? Or sometimes by the student. Kapag nagustuhan ka nila, yung student, they'll choose you, they book your classes. Kaya as much as possible, it's better to open your schedules as early as you can so that the parents can, you know, book you as early as possible.
So, the more you open, the more bookings you'll get dito sa PALFISH. So, ano ba yung extra tips natin para dito sa mga interested para mag-apply online, okay? So, of course, number one, good personality is a very good, you know, a very good thing, okay? Kung meron kang jolly personality, masayahin ka, talagang, alam mo yon, gustong-gusto mo magturo, nag-e-enjoy ka talaga sa mga kids, then that's a good thing, okay? Kung hindi naman, then try to practice, try to, yung parang show your other self, siguro, di ba? Kasi yung pagiging funny naman, eh, alam nyo yun, napag-aaralan naman yan, okay? Hindi naman, pwede ka namang magseryoso dito sa pagtuturo mo, pero kapag seryoso ka, smart way of teaching, alam mo yun, nag-i-enjoy yung bata, syempre, that would be very nice, very good, para balikan ka ng estudyante at i-book ka niya, maging regular student mo siya. Okay? Of course, number two, quiet place. Sa lahat naman ng ESL company, this is very important. Yung tahimik na lugar, quiet place. Yung parang quiet na lugar, your room, quiet room, para makapagturo ka online, di ba? Kasi ayaw naman natin na tinuturuan yung anak natin na maingay yung surroundings, di ba? Of course, gusto ng mga parents natin na maganda yung learning experience ng kanilang mga anak. So, quiet place, napaka-importante. Of course, magandang internet connection. That's the reason why hindi ko sinasuggest yung mga mobile data kasi hindi kasi sila consistent, okay? Pero syempre, kapag wala ka pa namang internet na kagaya ng fiber or DSL, of course, you can use the data as long as maganda yung connection mo. Kasi mga ka-FAMI, ayaw natin na magreklamo yung ating mga parents. And kapag nagkaroon ka ng reklamo, then magiging bad yun sa image mo dun sa PALFISH, sa account mo. And then kapag nangyari yon, syempre makikita ng ibang parents na, pangit pala yung connection dito, wag na natin siyang i-book, ganyan. So, syempre, maaapektuhan yung iyong mga lessons, yung mga magbubook sa'yo. So, napakaganda kung meron kang good internet connection kasi kapag stable ang internet connection, stable din yung lesson. Of course, good headset. Okay? Especially kung maingay yung place mo, may mga asong nagtatahulan dyan. Good headset is a plus. Okay? Pero kagaya ng sabi natin kanina, hindi siya required. Okay? Of course, extra tips. Teaching certificate, napaka-importante kapag kayo ay nag-apply. Kapag sinubmit nyo yung mga requirements, yung teaching certificate ay talagang kailangan mong isubmit. Kasi kapag wala, automatically, fail. Okay? Of course, extra tip ito, based lang sa aking experience, napakaganda kapag meron kang Bluetooth mouse kasi makakapag-navigate ka ng maayos doon sa application. Okay? So, that would just be extra tip lang naman. Okay? So, mga ka-FAMI, I hope meron kayong natutunan dito sa ating video. Okay, how to teach English using your phone dito sa PALFISH. Okay, so again mga ka-FAMI, thank you so much po sa mga nag-subscribe sa ating channel. And of course, I'll do my best na i-check pa yung other ESL companies para matutunan nyo kung ano ba yung mga procedures, ano ba yung mga requirements to apply online. Okay? So sa ating mga subscribers, thank you so much for subscribing. At sa mga hindi pa nakasubscribe, please click the subscribe button and the notification bell button para lagi kayong updated sa ating mga future videos. Again, my name is Raymund and thank you so much for choosing me as your teacher today. Kasi this is teaching, di ba? So thank you so much for teaching. Thank you so much for watching this video and I hope to see you again very soon. Mga ka-FAMI, kapag meron kayong question, just comment down below. I'll make sure to answer those questions as soon as possible. Goodbye, mga ka-FAMI. See you next time.